Okay, welcome back mga boss. At ito may gagawin tayong isa sa mga nakapila. Galing to kay Kuya Alan Binay ng Manila. So nagdala siya ng amplifier at binasa ko muna yung message niya para maalala ko kung anong trouble. So isa itong equalizer at saka kebler. Ang kebler daw ay papalitan ng mga pihitan. Tapos yung equalizer ay mahina ang tunog ng isang channel at basag daw pag unang bukas, minsan basag ang tunog. So teka lang mga boss, ayan may tatakwa basic bob, tas number. Buksan muna natin tapos tingnan natin yung loob. Ayan mga boss, so isa pala tong kebler na ano na GX5 UOB. Itong yung ginawa naman natin yung huli ay GX5 Pro ata yun mga boss. So medyo iba to ng konti pero may display na rin siya. Tapos yung ano naman niya, equalizer naman niya ay DBX. Yan, katulad nung ginawa natin nung nakaraan, may ginawa din tayong DBX na nagka-problema yung isang channel at malamang ganun din ang problema ng ano na to. Pero try lang natin mga boss, baka iba naman ang sira niya. Unahin natin tong amplifier. So ayan mga boss, nabuksan na natin at maganda pa naman yung laman niya. Wala tayong gagawin dito sa amplifier section, walisan na lang natin yan kasi maganda pa naman yung mga pyesa at wala na tayong. Ang problema nito, yung mga pihitan daw sabi ng may-ari pa ano papalitan na kasi kumakaluskos na o may ano na hindi na maganda. Tapos gusto niya yung volume, palitan ng may click type daw. Kaya lang wala tayong click type na ano, so try natin yung sa main volume ng ibang amplifier kung pwede. Titesting ko na din sana to mga boss. Para pag ano pag di mo kaya lang naiiwan nata yung effector loop, ayun chinat ko pa si Kuya. Tapos yung ano niya sira na rin kasi yung jack niya o yung saksakan niya. Papalitan na natin 'yan. So teka lang maghanap muna ako ng PD dito pang testing ng ano para matesting natin 'to. Okay mga boss, so tinesting na natin, naglagay muna tayo ng jack. Halos wala naman ako nakitang rumaragasak talaga dito, kumakaluskos. Volume mukhang okay naman. Itong ano lang, itong may kaluskos talaga. Hindi na ata marinig dito sa ano. Tapos itong isa, mayroon sa dulo. Pero sobrang hina na ng kaluskos o ano. Eh pero para sigurado kasi parang nilang isa na rin to. Nagka-problema na ata dati. Total, yun naman ang sabi ng may-ari. Palitan na lang natin para sure ball pati yung volume. Gawa natin ng ano. Try natin ang ibang volume dyan. Tapos linisan na lang natin. Yung effector gumagana. At saka tumutunog naman to mga boss. Tika lang ha. I-play natin yung ano natin. Yan. So okay naman siya. Bali, basic lang pala to. Papalitan natin ng ano, ng mga pihitan. Siguro isabay na rin natin itong ano, itong nabungi na ano dito. Yan. Yun lang ang gagawin dito, wala namang ano, wala namang talagang matinding trouble, napaka ano, basic lang talaga. Yun lang mga boss at kalasing ko na muna at palitan para makuha natin ang may-ari. Okay, ayan mga boss at nagpalit na tayo ng mga bagong potentiometer, yun lang naman sadya at saka yung volume. Sabi kasi ni Kuya, lagyan ng click type. So ito yung may click type. Ito yung kinabit natin. Yun lang ang available. Ito yung dati niyang volume kasi oh. Tapos ito namang ano, tatluhan pala to. Akala ko dalawa. So ayan, bago na yan. Bali asimbulin ko na lang itong mga boss at nilinis ko na rin itong ano, launis kasi may konting kaluskos to pag ginagalaw. Nilinis ko na din. Testing tayo nito bukas lang siguro kasi almost 12 na dito. Magmamadaling araw na, nakakaya sa kapitbahay kung magpapatugtog tayo. Update ko na kayo mga boss. Okay mga boss, dahil umaga na, testing na natin tong ano. Ayan. Okay. Okay.
Okay na mga boss, yung mic na lang i-testing ko din. Lang. Nagbuhol-buhol yung wire ng mic. Hello. So, paano yan mga boss? Napakasimple lang naman ito. Hindi ko na sana gagawa ng video, pero dahil subscriber natin at viewers natin yung may-ari, kailangan natin gawin. Napakasimple lang. At ano bang natutunan natin dito? Wala naman siguro mga boss, no? Nagpalit lang tayo ng pitan. Siguro ang may papayo ko na lang, pag naging mabuti ka sa customer mo at maganda pa ikisama mo, babalik at babalik yung mga customer mo para magpagawa sa iyo ulit. So, hindi sila mananawa magpapagawa sa iyo kung maganda rin yung binibigay mong servisyo. So, ito kasi, huwinto ko lang. Pangatlong paggawa na ito ng may-ari, una niyang pinagawa sa akin ay Concert 5 Auto. Sumunod yung Ace na LX20, tapos ito at saka Equalizer. Siguro kung hindi naging maganda yung servisyo ko sa kanya, hindi siya uulit. So, ganun lang siguro. Pag ginawa mo ng maayos yung trabaho mo, babalik at babalik yung customer para magpagawa ulit sa'yo. Yun lang siguro maibibigay nating aral sa ano. Sa repair naman kasi wala, kasi napaka basic lang ng ano nito. Ginawa. Hanggang dito na lang to mga boss. Try ko yung equalizer. So ayan mga boss, binuksan na natin to kasi may naiwan dito na jack. Ito sabi ng may-ari na ano, na hugot ata, nasira tong PL. Ayan. Tatanggalin natin yung ano, yung naiwan dun. So dudukutin lang natin ito. Yan, iangat lang natin yan para mahugot. Tika lang, kuha tayo ng pangatak. Ayaw pa rin mga boss. Ayan. Nako. Yung ano ang naiwan. May naiiwan pa mga boss. Ito. Kailangan siguro natin tanggalin talaga yan. Dalawa siguro talaga ang lid nito na pangkalas. Isa pa. Isa pa. May naiiwan mga boss. May naiiwan sa loob. Kailangan nakaangat muna to. Siguro ito muna. Tapos ito sa loob. Ayaw talaga. Naiiwan dito yung ano. So hahaba yung video natin, saglit lang. Ayan mga boss, natanggal natin. Bale tatlo pala yung nakalas dito. Wala na yung isa. Ito ang medyo mahirap palasin, yung pinakadulo. Kasi may gatla. Kaya hindi mo siya ano, kailangan talagang ipitin dito ng ano, ng mga flat screw. Tatlong flat screw na gamit ko. Ito at saka ito. So sabay-sabay ko silang inangat, tapos tinaktak ko ng ganon. Yun lang, itesting muna natin to. Kasi may ano ata to, may prepare ko lang din yung mga jack na gagamitin. So ayan mga boss, tinesting ko na gumagana naman. Gumagana naman siya. Lipat natin ang ano. Kabila. Ayan. Ay, input to. Tanggalin natin to. Ito yung pinaka input papunta sa amplifier. Gumagana naman pareho, pero dito walang problema. Sa ano niya. Sa A wala masyado. Sa channel 1. Dito sa channel to, may konting issue lang dito. Sa ano kasi, sa pinaka gain niya, pag pinipihit, parang ano, parang tawag dito, may konting kaluskos. At kung mapapansin nyo itong ano, yeah, sobrang dumi na rin ang mga slide niya. Lilinisan na lang siguro natin yan, no? Yan.
Linis lang to mga boss, yung pinaka problema nito. Ayun, malikabok na rin, oh. Basan ko na lang sa labas. Linisan na lang natin. Tapos okay na to. Kunting linis lang. Sige mga boss. Update ko lang kayo. Ayun mga boss, tapos na natin to ma-cleaning. Bawasan na natin dito. Tapos na natin, malinis na yung ano, pati dito. Yan, malinis na lahat yan. Ang problema, may tama pa rin tong ano niya. Gain niya. Tingnan nyo ha. So may tama pa rin. Try ko munang linisan kasi wala akong pampalit nito mga boss eh. Upmonte eh. Try ko munang kalasin ulit at saka tinir ang gamitin natin. Pag hindi pa rin, lalagay tayo ng potentiometer pero hindi na ano, wala nang click kasi. Potentiometer na lang na ano na yung katulad sa ginagamit natin. Pero try ko munang linisan pa. Ayan oh. Pag sagad nawawala. Yun na muna mga boss. Sambahan natin mga boss. Unang nilinis natin dito ay langis. Tapos pagpiit sa dulo may kaluskus pa ngayon. Mukhang wala na. Ayan o. I-play na muna natin yung music. Para marinig nyo. Ayan, naka-off siya. So ayos na mga boss, na tsambahan natin sa thinner. Lacquer thinner yung pinanglinis natin dyan sa carbon para ano. Ispeyan natin ang lacquer thinner dito sa ilalim. Dito sa pinakapaan nya. Linis natin. Kumbaga ganito, ito pinatakan natin ng ano sa kanatin. Tika lang, i-demo natin. Kumbaga pinatakan natin to ng langis tapos pinipihit natin ng ganon. So tumino naman siya. Sana magtagal. Wala tayong pamalit. So okay na to mga boss at pagsamahin ko na lang siguro yung video sa isang ano. Sa isang video na pagsamahin na lang siguro natin. Yung pinagawa ni Kuya. Ito linis lang naman eh. Linis at saka maintenance. Cleaning and maintenance lang to. Eh, balik ko na muna at tapos takpan ko na. So ayan mga boss, ayos na yung ginagawa nating bibig. Siguro hanggang dito na lang yung video natin at takpan na natin. Kontakin ko na yung may-ari para ano, makuha na rin niya itong pinagawa niyang amplifier na Kevlar at saka itong DBX. So maraming salamat mga boss at muli, God bless po sa ating lahat.